Hello po sa mga kamag-anak ko sa Asyenda Inday. Musta po kayo sa aking mga kapatid, Adlaw family, tsaka Bilyato family. Musta po kayo? Ako po si Inday Gamay kung tatawagin. Anak po ni Nanding at Piating, kung naalala nyo pa. Dito ako ngayon sa Imus. Hatera, kaso hindi ko kasama ang nanay ko ngayon, gawa ng yung aking, kasi na ano kami, kaming mag-asawa na magkasunod na operahan, pero dito talaga yun ang nanay ko. Simula nung kinuha ko doon sa Leyte, dito siya sa akin. Ngayon, nung na-operahan kami mag-asawa, kinuha ng ate ko, nasa Pampanga, at tamang-tama naman nung mula nung nag-lockdown, hindi ho ako nag-alala gawa ng yung okay ang nanay ko doon, at natatawagan ko naman siya, mataba ang nanay ko, kaya hindi po ako nag-alala, sagana po siya doon. Kung nisip ko nga kung paano na lang kung dito sa amin na abutan ng lockdown, nahirapan ang nanay ko. 80 na po siya, 80 mahigit. Matanda na po nanay ko, nag-iisa na lang po. Kaya itong pagbablog kong ito, lakasan ng loob na lang po para sa nanay ko na hanggat buhay pa siya, makatulong ako at maibigay ko yung kailangan niya. Kasi naawalan ako sa ate ko, yung si Ate Yoli ko. Ate, nasa Saudi. Ate, salamat. Kasi, iyak na lang. Ayoko na nga umiyak. Sawang-sawa na. Salamat kasi lagi kang nandyan. Lagi kang nakasuporta. Lalong-lalo na sa iba nating mga kapatid na nangangailangan. Salamat. At sa nanay ko, nay, konting tiis na lang. May papasan na rin kita. Sana okay na yung panahon, okay na ang ayos na yung mundo, para kahit pa paano maibigay ko sa'yo yung, kasi gusto mo laging namamasyal, kaso nakakatakot naman ngayon sa panahon ngayon. Basta nay, magpakalakas ka dyan. Alam ko naman na hindi ka pinapabayaan ng mga apo mo dyan, sa kapatid ko pala. Mentoy, salamat. Salamat sa pag-iintindi mo kay Inay, sa pamangkin ko. RJ, salamat. Kasi nung na-operahan, kayo ang nakasama ng nanay. Higit po ang pinapasalamatan ko rin po yung aking biyanan na walang sawang tumulong sa amin simula una hanggang ngayon. Sa pagpapaalala sa amin, nanay, tatay, nanay Norma, at tatay Nestor, salamat. Salamat po sa lahat. Ito pong gagawin ko. Ito po ay isa rin po kayo sa gusto kong matulungan na kahit papano sa pang-araw-araw nyo. Na sana mabunga family. Sana i-subscribe nyo ako. Ito po ay para sa pamilya, lalo-lalo na sa mga matatanda. Sana kahit konting oras lang na maibigay nyo sa vlog kong ito. Ito po ay araw-araw na para kahit papano malalaman nyo kung ano ang buhay na mayroon kami, ako, sa dito sa aming pamamahay. Salamat. Sa pamangkin ko rin, si Marbelin. Marbelin, salamat. Kahit masungit ang nanay, ang lola, hindi mo siya pinapatulan. Salamat. Salamat, Marbelin. Salamat, mga pamangkin. Siya nga po pala, gusto ko rin magpasalamat. Pasalamat na tuloy yung vlog ko, pero mas maganda, unang-una, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi hanggang ngayon, buhay pa tayo. Mga sir, mga madam,
Salamat tayo kasi hanggang ngayon, ilang buwan ang lockdown. Hanggang ngayon, nakakasurvive pa tayo. Kaya sa mga nakakilala sa akin, salamat. Kasi lalo na kung isusubscribe nyo ako. Kasi kailangan ko talaga. Ay, ito nang pagbablog ko. Papala na lang ng mukha siguro to. Para kahit papano ay makaka-survive tayo. Pero gusto ko lang, kaya ako nagbablog, gusto kong ipakita sa inyo yung pang-araw-araw naming buhay, lalong-lalo na sa amin, sa pamilya ko, at ligit sa lahat sa mga anak ko. Napakabait ng mga anak ko. Oo, nandoon na tayo. Magulang, talaga lagi sinasabi, mabait ang anak. Pero alam ng mga kapitbahay ko, lahat ng nakakilala sa amin, alam nila kung gaano kabait ang mga anak ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Bye-bye. Sana sa sunod na vlogs, naka-subscribe kayo sa channel ko. Sa ngayon, ito lang muna kasi kinakabahan pa ako na parang ewan, pero sana mabago na ito para marami akong maipapakita sa inyo, marami akong mapakitang view sa Imus, lalong-lalo na sa dadalhin ko kayo sa iba-ibang lugar dito sa Imus pag okay na po yung ito po yung kwarto ng boys ko, yung sa tatlo kong anak. Ito yung kwarto nila. Yan. Ito naman sa mga sa kanalang sa mga girls. Okay, bye-bye. Salamat.